Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Magulang, asawa, anak, kapatid, kamag-anak. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Tamang alaga, gamot na kailangan. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Di kayang araw-arawin. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RiteMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kayang panindigan. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RiteMed, para sa lahat. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng nakatutok ngayon sa Tuesdays with RiteMed. At dahil Mother's Day nung nakarang linggo, mayroon tayong isang special episode ngayong umaga upang magbigay pugay sa mga ilaw ng tahanan, ang ating mga nanay. Kaya samahan ninyo kami ngayong umaga upang matuto mula sa mga karanasan ng dalawang super moms na si Mommy Janice at Mommy Janelle. Ito, ang ating first guest ay si Mommy Janice, isang loving wife and work-from-home mom of two kids. So, and welcome, Mommy Janice, sa Tuesdays with RiteMed. At magandang Hello. Umaga. Hi, yeah. Good morning. Kamusta Hello. Naman? Okay naman. Okay Eto, naman so, not belated happy Mother's Day, Mommy Janice. Eto, kwentuhan lang tayo ngayon para naman makapag-inspire tayo ng iba pang moms out there who are listening this morning. So ito, ano nga ba yung pinaka naging challenge para sa'yo sa pagiging isang work from home mom? And ano yung mga tips on how to juggle working from home and mommy duties? Lalo na ngayon kasi medyo mahirap, diba? Na andyan yung mga anak mo, hindi ka masyado makapag-focus sa pagtatrabaho, kailangan mo magluto, may mga house chores. Paano nga ba binabalance no, yung dynamic sa bahay? Ng pagtatrabaho at pag-aalaga ng mga anak. Actually, kay Sir, sobrang hirap talaga, no? Lalo sa mga mommies na nag-work from home. Medyo ano eh, kailangan mong i-balance, lalo na when during your work hours, no, parang sobrang tutok ka sa trabaho mo, ganyan, no, laptop ka, and then biglang lalapit sa'yo yung kids and sabi, can you read this book for me, or nanay, can you drawing naman tayo, ganyan. So yun yung medyo challenge for me, na kailangan mag-pause ka, no, titigil ka ng ginagawa mo, titignan mo sila and kakausapin mo sila, no. Yun, siguro kailangan mo lang talaga siya i-balance, at hindi siya madali kasi kailangan mo i-fulfill yung obligation mo sa work at the same time. Pero yun, lagi ko na lang iniisip na mabilis lang yung panahon, Kaiser. Parang before you know it, matanda na sila, no, wala nang mangungulit sa'yo, wala nang magulo. At saka, ano eh, para sa kanila naman kung bakit ka nag-work, no. Para sa kanila yung effort mo sa work. So para yon, worth it naman. Kaya isa sa mga tips ko siguro para hindi din mahirapan, walang masama na magpatulong. Walang masama na humingi ng favor, na tulungan ka to support yung mga household chores or to bantayan yung mga anak mo, no, para hindi ka rin ma-burn out na hingi ka ng help family members or your friends or sa helper na, oh, pa-help naman, hindi ko na kaya. Oh, parang, para ikaw as a mom, makahinga ka din, no? Sabi nga nila, superwoman daw yung mga mommies kasi kayang gawin lahat. Tama naman yon, kaya mong gawin lahat. Pero as a superhero, tao ka din, no? Napapagod. So kailangan mo rin magpahinga, no? Mag-pause for a while. Tama. Ayun. So ayun, ang isang natutunan natin ay hindi masamang humingi ng tulong, 'di ba? Kasi kailangan mo rin ng tulong ng mga tao sa paligid mo para ma-accomplish mo yung mga bagay na dapat mo magawa. So ayan, maraming salamat, no? So maraming salamat din sa lahat ng mga nanay na nanonood ngayong umaga. Saludong-saludo po kami sa inyong lahat. Ito naman, ano ba yung mabibigay mong abiso, no, para sa mga nanay na mayroong anak na nag-online class sa bahay? How do you keep your child focused and motivated? Kasi medyo mahirap yun, di ba? Dahil bata nga, natatandaan ko nga nung ako nung bata pa ako,
short attention span. May nakita lang akong nangyayari dito. Hindi na ako makapag-focus doon sa ginagawa ko. Paano ngayon natuturuan yung mga anak nyo or mga anak ng anak natin na mag-focus sa online classes? Kasi mas mabilis silang madistract. Correct. Shout out sa mga mommy sa sumasakit na yung ulo sa online class. So ano, for me siguro simple lang yung ginagawa namin, no. For kasi ang kids ko is isang 5, isang 4. So talagang yung attention span niyan mabilis lang. So number one is siguro set an environment na okay for learning. Yung tahimik talaga, turn off yung TV, walang gadgets, no, yung toys niya nakatabi. So para focus siya and yun nga, hindi mahati yung attention niya. That's number one. Siguro number two din na very practical din. Parang you have to parang give them a comfortable or user-friendly tools na gagamitin nila for their online class, na hindi mahirap gamitin, yung screen ba maliit masyado, o yung sounds ba hindi nila pala masyado marinig si teacher, hindi nila pala maintindihan yung sinasabi, kaya pala hindi sila rin focus, ganyan. So yung tools, very important yan. And siguro the last, kasama siguro rin siya sa tools, yung you have to invest sa good internet plan kasi nga online class. So very mawawala naman sa momentum kung talaga lagi kang nadi-disconnect o ano, 'di ba? Kung meron ka namang extra na maitatabi yung savings mo sa expenses sa bahay, no. I-invest mo siya sa magandang internet plan kasi nga yun nga, isa rin sa tool para magtuloy-tuloy or maging effective yung ano, yung online classes ng ano. Okay. Ito naman, no, medyo may natutunan lang din ako dun sa isang na-interview namin na mommy, no. Totoo ba or pinapractice din ba or nakakapagbigay ba ng tulong sa pag-manage ng online classes kapag ginawa niyo pa rin routine sa mga bata? Katulad ng yung normal na pagpasok sa school, di ba? Usually, nagigising dapat ng alas 6, tapos naliligo na ng ganito, nagsusuot na ng damit ng ganyan, nakakain na ng ganitong oras. Nakakatulong ba na may routine yung mga bata para mabigyan sila ng tamang orientation na okay, dapat pag ganitong oras, ready na ako para sa school kahit online lang. So, yes. Nakatulong ba itong mga practices na to? Oo, malaking tulong yun kasi as a child, talagang kailangan ma-practice nila yung routine. Pero don't, sa mga mommies, huwag sila masyadong hard sa sarili nila na, uy, dapat sa ganitong oras gising na or nakaligo na. Wala pong ganun mga mommies, wala pong perfect na araw. So okay lang, huwag muna maligo, okay lang na medyo magulo pa. Basta yun, take your time din para hindi rin ma-pressure ikaw as a mommy, hindi rin ma-pressure si baby or yung kid mo as well. Ayan. So ito naman, no? Since we're still staying at home and yung kids natin ay hindi pa allowed to go outside, paano nyo ba minimake sure na yung childhood nila ay happy and memorable pa rin? Kasi naalala ko kahit nung sa akin, di ba, pag nasa probinsya ka, nag-aano ka dyan ng Jolene, naglalaro kayo ng ano ba yon, mga tumbang preso. Ngayon, lahat nasa loob ng bahay kasi medyo delikadong lumabas at makipagkaibigan at maglaro sa mga kaibigan. So, paano nyo ba na make sure na yung childhood ng ating mga anak ay memorable pa din? Yes. Actually, Kaiser, ito yung isa sa mga, kung merong sobrang daming masasamang bagay, nakakalungkot na bagay na bigay ng pandemic, isa ito sa magandang naidulot ng pandemic, na nagkaroon tayo ng oras for our family. So the fact na lagi ka na nilang kasama every day, no, sabay kayo nagbe-breakfast, ng lunch, ng dinner, sobrang memorable na yun for them. Yun nga, hindi naman ano, hindi mo siya nagagawa, nag-office ka, aalis ka ng umaga, uwi ka na gabi na. So yun, the fact na magkakasama kayo, sobrang okay na siya, nakakadagdag ka na sa mga memories niya na matitreasure niya pagtanda niya. And also, hindi complicated or hindi simple lang yung happiness ng mga kids natin. Bigay mo lang yung kung saan sila mga, yung activities nila
na kung saan sila interesado, happy na sila. Like, gagawa ka ng mga, yung mga affordable lang ng mga activities, like, bili ako ng gulaman, gagawa ako ng gulaman, tapos lalaroin namin yun, no? Parang sensory play din, no? Tapos, meron din naman mga clay, gagawa sa harina, ganyan. So, isa sa mga, ano rin siguro, advice by matatawag na you should be very observant as a parent. Ano yung interests ng kids mo? Like yung eldest ko, yung daughter ko, into arts siya and cooking. So talagang pag gumagawa kami activity, sobrang in ano siya, no, happy na siya doon, no? And also yung son ko naman into music at saka animals. So pag marami na kaming animals na figures na nilalaro, very ano siya, no, very happy na siya doon, no, simple lang, no? Wala masyadong magarbo, wala ring gastos. So ayan, kaya saludong saludo kami sa mga nanay, kasi biruin mo, wala naman talagang nagtuturo na okay, ganito yung steps of motherhood, step one, ganito ganyan, you do it as you go along. Kaya saludong saludo kami sa mga nanay sa buong mundo. Kaya belated happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay natin sa mundo. Ayan. No? So, maraming salamat, Mommy Janice. Balikan kita mamaya. Salubungin naman natin ang isa pang supermom na isang vlogger and influencer from the Asian Parent Philippines. Loving wife and mom of twin girls. Nako. Magandang umaga, Mommy Janelle. Kamusta naman ngayong umaga si Mommy Janelle? Hi, good morning guys, and good morning sa mga mommies na nanonood today sa Tuesdays with Right Med. Happy Mother's Day! Hello po! And happy Mother's Day! Ito, first question ko muna, how is it like, no, raising twin daughters? Kasi tingin ko medyo mahirap yun, sabay-sabay lahat yung pangangailangan ng twin daughters. Sabay-sabay yung financial gastos, yung damit, yung pagkain, yung school. So, kung ikaw may anak ka siguro sa mga nanay na may only child, ano, i-times to mo agad yung sakit ng ulo in terms of everything. So, kamusta naman raising twins, Mommy Janelle? Nako, actually, alam mo, Kaiser, yung unang-una ko naisip, nung nalaman kong I'm pregnant with twins, sabi ko, kaya ba natin? Parang, I mean, totoo yun, yung expenses are really, really, yung double talaga. As in, mula, kasi kahit ultrasound, dahil dalawa nga yung baby na chine-check, times two, dun pa lang, times two na eh. So, pati sa panganganak, I mean, lahat na expenses, talagang sobrang hirap magastos. And yung pinaka, talagang give up ko yung job ko just to take care of my twins. Kasi, nag-usap kami talaga ng husband ko na yung mga bata, minsan lang yan eh, maging bata. I mean, di ba, minsan lang silang maalagaan, nag-sobra-sobra. Kasi pag malalaki na yan, alam mo yan, Kaiser, may sarili ka ng mundo. Ayaw mo na na pinakikialam. So, sabi namin ng asawa ko na, hindi kasi we are OFW before. So, nung nanganak ako ng twins, nung naging pregnant ako with twins, we decided to, ako na bumalik ng Pilipinas and take good care of our kids. Because, sabi nga namin, hindi kailangan ng mga bata ang magsakripisyo para sa amin. Kundi kami ang kailangan magsakripisyo para sa kanya. So, mag-iwan na ako. I mean, dun yung husband ko sa ibang bansa, ako yung mag-aalaga sa mga bata. Kasi, di ba, ang liliit pa nila. Tapos, dalawa sila, pareho pa silang walang magulang, walang guidance sa tabi. So, talagang inalagaan ko sila. And you know what? They are also born premature. So, wow. Talagang nakatutok ako sa kanila. And dapat babalik ako eh, ng ibang bansa magtatrabaho. Tapos kinausap ako ng doktor ng OB ko noon na, wag na muna, parang alagaan mo kasi aliit nila and kailangan mo arugain talaga. And ano mo, Kaiser, to be honest, magastos, but it's really double the happiness. And yung naharap ko yung purpose ko. But for a while, syempre hindi. Kasi since I left my job, syempre, di ba, you turn into, biglang naging mom of two ka eh. From working, tapos you can buy anything for yourself, you can do anything that you want. And then in a snap, naging mom ka. Tapos dalawa agad. So talagang yun. Pero talaga right now, ito ang sabi ko, I'm really enjoying motherhood. I'm really enjoying being a mom of twins.
it's really double the happiness talaga. Kahit magastos, lahat kakayanin para sa mga bata. Okay, eto naman. Para sa mga mommies na expecting to have twins, no? Ano ba yung ma-expect nila or meron ba tayong advice or tips? Kunyari, nagpa-check sila tapos nalaman nila twins pala. Paano, ano ba yung dapat na gagawin or ano ba yung ma-expect nila? Or meron ba tayong advice para kahit paano kumalma sila at kahit paano meron silang makuhang any lessons from your experience as well, Mommy Janelle? Alam mo, sa una talaga, ang nalaman ko, di ba, talagang nagulat ako. Na-excite ako, but at the same time, my fear. Fear of, kaya ko bang alagaan yung mga anak ko. But, to be honest, alam mo, kakayanin mo. And, ang advice ko lang is, be ready. Kasi talagang, aagawin nito yung oras ng pagtulog mo. So, habang buntis ka, i-ready mo yung sarili mo, kailangan maging malakas na. Kasi, paglabas ng mga babies talaga, usually kasi pag twins, usually, premature sila or talagang, yun, maliliit. So, kailangan pag-alagaan. So, I think, maging ready ka lang sa in everything, expenses, sa ano, kasi, but you know what, God will really help you talaga pag ayun na, malapit na and pag lumabas na. And Kaiser, alam mo, ang pinakamahirap lang naman dyan is yung pag newborn stage, yun talaga yung pinakahirap kasi yung maliliit, ang hirap talaga alagaan. But pag lumalaki na, yun, may enjoy na nila. So sa una lang yung mahirap and kaya nyo yan. Yun, yung masasabi ko. Wala kayong hindi kakayanin pag naandyan na yung babies. Yun. Tama. Kasi naandyan na, doon na tayo gagawa ng paraan. Okay. Totoo, so, ito naman, no? What motivated you ba, Mommy Janelle, to become a mommy vlogger? Diba? Si Mommy Janelle ay isang mommy vlogger. Kamusta naman ba yung experience so far? Yes. Yun. Ayun, nag-start ako mag-vlog nung mga 1-year-old na yung twins. Kasi yung experience is parang dun ko na yung naging outlet ko siya. Kasi nung una talaga, as what, parang na-mention ko yata, kanina nagkikwento kami ni Janice, parang yung Mommy Janice, na parang, yun nga, nung nagkaanak ako, parang, for a while, I think this is also part of postpartum depression, ano. Parang na-realize ko na, ay, parang ayokot, wala na akong purpose, wala na akong... You know, ako kasi talaga, what motivates me before is money, eh. Gustong-gusto kong magtrabaho, eh. Gustong-gusto kong... Kasi, di ba, if you're thinking you wanna buy anything that you wanna go there, you wanna eat there, di ba, lahat, that's what you want, eh. So, parang nung naging mom of twins ako, naging mommy ako, parang, ito na, tapos sabi ko... Tapos I step up, sabi ko sa husband ko, I want to do something. I want to, gusto ko ipakita sa mga nanay na hindi lang ikaw, kasi talaga nag-postpartum depression ako, na hindi lang ikaw ang nakaka-experience nito. Parang gusto kong i-voice out na, uy, hindi ka nag-iisa, may kakampi ka. So, andito ako. I want to share my experience. Parang ganon. So, nung nag-1-year-old yung twins, kasi medyo nakakakilos ako nun. And nakahanap talaga ako ng matinong health. Thank you, Lord. Ayun, nag-vlog ako. But you know what, ha, Kaiser? Ang asawa ko ang nag-i-edit. So kahit nasa ito, wow, tandem. Wala talaga akong, yes, wala talaga akong time. So, alam yung vlog ko, hindi na sobrang daming subscribers. But for me, that's really my outlet. Parang yun na yung naging source of, ano ko, parang pastime. Kasi aside sa pag-aalaga ko sa twins, which is I'm full-time, since I'm a full-time mom, yung pag-vlog, vlog na lang talaga. Extra happiness ko siya. So, yung mga mommies na nagme-message na, thank you for inspiring, nagme-message na, paano yung ganito? Alam mo yan, parang, uy, nakatulong ako. Uy, alam niya, sa akin siya pwede magtanong. So, yun, parang nakakataba ng puso. Yun. Ayan. So, ito naman, no, Mommy Janelle, how do you make sure din na yung childhood ng inyong twin daughters through this pandemic, no, ay okay pa din? Ano ba yung activities na usually yung ginagawa to make, you know, their childhood also still memorable? Alam mo, nung buntis pa lang ako, iniisip ko, ayan sila. Sabi ko, napaka-cute. Ayoko yung,
Thank you. Ako makukulit yan. Iniisip ko, ano kaya mga pwede kong paggawang activity sa kanila? And alam mo ba, itong pandemic, kasi aaminin ko ha, napapagamit ko din sila ng gadget. Pero syempre, at in a minimal ano lang, no? Sabi ko, bakit hindi ako yung mga nilalaro ko ng bata? Yung mga masasaya tayo, Kaiser, yung mga laro natin. Tama. Pero... sabi ko, alam mo, yan yung mga nalalaro namin ngayon. Kasi we are just so blessed na we have space here. Meron kaming trahe. So pag umaalis na yung mga sasakyan, pwede kami magtiko. So marunong sila mag-step. No? Alam mo yun, napalaro ko sa kanila yung mga laro natin ng bata. Tapos dyan sa wall, nasusulat ko sila kahit anong gusto nila isulat. Sige, bibigyan ko na chalk. Magsulat kayo. Alam mo yung parang... gusto kong i-enjoy nila yung pagkabata nila. Jumping rope, hala, sige, kahit hindi marunong. Kunyari, tumatalon sila. Alam mo yun, parang physical activities. Binigyan ko sila ng ganun. Planting, nakita ko nga, medyo tinuturuan ko sila. So, then, minsan naghahalaman sila. Alam mo yung mga simple activities. So, parang, yun, kailangan mo rin, nag-iisip din ako ng way na para yung hindi din puro gadget. So, binabalanse ko rin. So, talagang minsan may activity kami na pinaprepare. Basta gusto ko yung mga larong Pilipino na yun, yung nagbabalun kami, yan, yung mga natutuwa tayo nung bata pa tayo. So, mamaya nga, naisip ko pagawa yung sa hello, hello, telephone, yung maba, may ano. Yung may yarn. Lang. Oh, yan. Oo yan, nga, yun yung dating uso sa ano, nung nakaraan pa. Yung ang layo-layo niya, tas may yarn, tas mag-hello-hello kayo kung naririnig niyo. Yun. So yun, naging nagkaroon din kami ng time na parang ako mismo, ma-recall namin yung mga larong Pilipino. Diba? Nakakatuwa. Ayan. So ayan, sabi ng ating nanonood na si Maricar Santos Tujero, sabi niya, parang di naman stress si Mami Janelle eh. Ayan, happy Mother's Day din daw sa inyo. So ayan, happy Mother's Day. So ayun, kahanga-hanga naman talaga ang ating mga nanay, no? So let's all welcome them both on the stage. Tawagin natin muli si Mommy Janice on the stage and also Mommy Janelle. Ayan. So ngayon, nakakatuwa na kahit modern na ang panahon ngayon, di pa rin nagbabago ang pagmamahal ng isang ina. Ngayon, tanungin naman natin ang ating mga mommy ng mga katanungan tungkol sa pagiging isang wise na modern mom sa ating segment na... Agree or disagree? So ang ating mga super moms ay pwedeng sumagot ng agree or disagree at i-explain kung bakit sila sumasang-ayon o hindi sa mga statements na sasabihin ko. Ayan, agree lang ha or disagree. Hindi pwedeng, pwedeng agree, pwedeng disagree. So bawal tayo on the fence. Dapat agree lang talaga or disagree. So, maaari ding magtanong ang ating mga manunood sa ating mga mommy guests this morning na si Mommy Janice at Mommy Janelle. So, simulan na natin ang agree or disagree. Number one, totoo nga ba ang mother's intuition? Agree or disagree? Mommy Janice? Agree. Okay, si Mommy Janelle? Agree din ako. Okay, sige, tanungin muna natin si Mommy Janice, bakit ba yan ang sabi na totoo ang mother's intuition? Ano ba yung nararamdaman ng isang ina para masabi na, okay, ito talaga yung intuition ng isang magulang, ng isang nanay, na totoo nga ang mother's intuition? Ano siguro, for me, hindi naman siya magic or superpowers ng mga mothers, no? Basically, dahil sobrang kilala mo na yung anak mo, alam mo na yung facial expression niya, alam mo yung kilos niya, na alam mo na, hindi to normal. Baka may masakit sa kanya, or bakit siya malungkot, no? So yun, gagamitin mo, observe mo lang, no? Gamitin mo yung mata mo, tignan mo lang kung may mali ba sa kanya. So alam mo na, that's the time that you ask them what's wrong, ganyan. And then, gamitin mo rin yung pandinig mo. Kung ginagamit yung pandinig mo at wala kang naririnig at ang tahimik. Alam mo na. Meron na. Ubus na ang toothpaste at ubus na ang pulbo at lotion. Pulbo. Ayan. Yes. Sabi rin ni Sir Rex Dayaw, sabi niya, tatay ako pero agree. Ayan. So siguro sa mga magulang talaga, meron na tayong intuition na malalaman natin na parang may something wrong.
may kailangan akong ano hanapin, may mali na nangyayari. Kaya alam na alam talaga to ng mga magulang. Okay, eto naman sa ating pangalawang statement. Mas maganda mag-breastfeed kaysa sa magpa-bottle feed. Agree or disagree? Ayan, Mommy Janelle, agree ba tayo or disagree? Ito yung talaga eh, no? Talaga sa akin siya napunta. Huwag niyo po akong i-judge. Agree, kasi di ba, marami tayong mga sa mga ating mga breastfeeding advocate. Pwede ko naman i-explain ang aking sagot, Kaiser? Kailangan ko... Okay, ulitin muna natin. Tanungin din muna natin si Mommy Janie. So, mas maganda ba ang pag-breastfeed kaysa sa pag-bottle feed? Ang answer ni Mommy Janelle ay agree. Tama? Agree. Kay yes. Mommy Janice, mas maganda ba ang pag-breastfeed kaysa sa pag-bottle feed? Agree, pero mamaya, after ni Mommy Janelle, may explanation ako. Okay, sige. Okay, ito si Mommy Janelle. Bakit tayo nag-agree na mas maganda ang pag-breastfeed kaysa sa pag-bottle feed? Okay, kasi... agree ako dyan dahil sabi ko nga kanina, di ba, yung mga anak ko ay premature. So, hindi ko sila, nabigyan ko talaga sila ng breast milk. And ang medyo bumuhay sa kanila for a month is donation of breast milk. So, talaga nakita ko naging healthy, lumaki. And you know what, iba kasi yung bond na magkakaroon ka with your child if you are breastfeeding them. So, I don't know, but for me, it's really the beauty of motherhood. One of the beauty of motherhood, breastfeeding your child. Pero, dumating din kasi sa point na hindi na din kayang supplyan ng breast milk ko yung mga bata. And hindi ko, minsan, nahihiya na rin ako mag-ask ng, uy, do you have breast milk? Siyempre nga naman, dalawa yan eh. And hindi naman, not all the time. And ang dami ding mommies na nangangailangan ng donated breast milk. So, dumating na ako sa point na, you know, I'm so blessed ako sa media nila. She explained it to me also, na it's okay, sabi niya. Don't feel bad about yourself if di ka makapagbigay na ng breast milk or what. Hindi naman mababawasan ng pagiging nanay mo kung magbibigay ka ng powdered milk. Actually, isosupport ka nga nito eh, tutulungan ka. So, for me, whether you're a breastfeed mom or a breastfeeding mom or nagpa-powder or bottle feeding, for me talagang kahit ano dyan, you'll always be the best mom. Kasi alam ko, you're doing the right thing for your baby. So, kahit ano na, pero syempre talagang if it's newborn and up to 2 years old, kung kakayanin, breastfeeding is the best. Yan. Yun lang. And si Mommy Janice, ano naman yung bakit tayo umagree? agree ako. Talaga namang hindi matatawaran yung benefits ng breast milk sa kids at saka sa mommy. So alam na natin yung mga benefits talaga. Sabi na ni doctor, midwife, friends and family, talagang alam na natin. No? Gusto ko lang siguro sabihin na hindi ka masamang ina kapag hindi mo na nagbigay ng breast milk yung kids mo. Okay lang to give them a formula milk kung hindi kaya. Iba-iba po tayo ng katawan, iba-iba tayo ng sitwasyon, no? Yung iba nabibiyayaan talaga ng malakas na gatas, yung iba naman kahit anong laklak ng malunggay, wala po lumalabas. Totoo. So, lang, totoo siguro yan. Mas important, kailangan ng family mo and yung kids, yung masaya and healthy mommy. Siguro yun yung number one. Na don't, wag mong, ano, hindi siya dapat maka-apekto sa mental health. May iba kasi nalulungkot, diba? Nada-down. So, yun. Okay. Maraming salamat. Eto, sa third statement tayo, no? Dapat bang maging protective sa mga kids? Agree or disagree? Yan. Si Mommy Janelle, agree ba tayo na dapat maging protective sa mga kids or disagree? Oh, agree. Okay, kay Mommy Janelle, agree? Kay Mommy Janice, agree ba tayo or disagree? Agree. Okay, sige. Tanungin naman natin isa-isa. No? Kay start tayo kay Mommy Janice, bakit ba tayo agree na dapat maging protective sa mga kids?
Yes, kasi wala na po silang ibang aasahan na magpo-protect sa kanila kundi ang kanilang parents. So, protect their health and their safety, no? Physically, as much as possible, no, protect them, lalo na sa mga lamok, ganyan, cause ng dengue, and lalo na sa panahon ngayon ng COVID-19 pandemic, as much as possible, alam mo na yung do's and don'ts, huwag mo na silang ilalabas sa crowd, huwag mo na silang ipipilit pa na mamasyal po kayo, no, so as much as possible, be there to protect your kids. Alam mo yung iba sinasabi, arte, maarte ka naman, ang arte mo namang nanay, ganyan. Ay, maarte na ako, maarte, no? Kasi your child is your priority, not their opinion. So, very important na, ayun, ikaw mismo, you know how to protect your kids. Iba po kasi yung protective sa overprotective, no? Doon naman po ako disagree. Kasi kailangan po nila ng kids ng freedom to explore, to be creative, no? Yung ibang mommies ayaw madumihan, ayaw maarawan, ayaw mangamoy pawis ang mga kids. So, iba po yun, no? So, kailangan po ng kids ninyo freedom to explore, to be creative, no? Maglaro hanggang bata po sila. Ayan. Si Mommy Janelle naman, bakit tayo umagree na dapat tayo maging protective sa mga kids? Alam mo, medyo nag-isip ako. Kasi ang iniisip ko, overprotective ba ako? Kaya parang isip ko, overprotective. Kaya sabi ko, okay, agree ako, protective. Alam mo, ang hirap din kasi talaga ng sitwasyon. Ito, i-share ko lang ha. Medyo, hindi kasi ako strict. Talagang hinahayaan ko silang madapa, tumakbo, masugatan. Kasi nga, yun yung reality ng life eh. Paano kang makakatayo kung hindi mo alam, di ba, matutong madapa? So, kailangan pag nadapa ka, kailangan mo matulog tumayo. And ang pinaka naalala ko is lalo na ngayon na may pandemic, di ba? Dahil kasi tayo, uy, nahulog. Pero ako, okay lang. Kahit wala pang pala pang 10 seconds, pwede mo pang putin kainin. But now, uy, nahulog. Hindi mo na pwedeng kainin yan. Hindi mo. Di ba? So talagang, iba kasi yung panahon. So kailangan mo silang protektahan talaga. Ikaw lang ang may kayang magbigay ng care talaga sa mga anak mo. And kung walang magpo-protect sa kanila, sabi nga ni Mami Joyce, sino pang poprotekta sa kanila, di ba? So tayong mga nanay, tayong mga magulang lang din. Ayan. Maraming salamat. Ito naman, no? Statement number 4. Okay lang bang bigyan ng gadgets ang mga kids para malibang? Agree or disagree? Ayan. Agree ba tayo, Mami Janice, or disagree sa pagbibigay ng mga gadgets? Agree. Okay. With Mami Janelle. Ay. Mami Janelle, agree or disagree? Agree. Okay. Wala pa tayong ano, ha? Magkaibang opinion so far, ha? Okay. So, sige. Mami Janelle, bakit ba tayo nag-agree na okay lang bigyan ng gadgets ang mga kids? Para malibang. Alam mo kayo, sir, maging honest ako ah, hindi ako makakakilos kung walang gadget. Kasi minsan talagang gustong-gusto nila, I give them, but sobrang limited lang yung time. Kasi nga, what we really do is physical activities nga. Sinasanay ko sana na dyan kami sa, dito kami sa garage or doon sa rooftop. So talagang tumatakbo, pero talagang okay lang, as long as hindi naman lagi. Kasi parang advice din yun eh. Kasi nga since premature sila. So sabi, tinanong ko talaga sa eye doctor. Sabi ko, oh, ba na nag-iPad or what? Sabi niya, as much as possible, hindi nga sana. Pero an hour, ganyan, 30 minutes. Basta hindi sobrang tagal. So, I mean, an hour, medyo matagal na nga yun eh. 30 minutes. So, after nun, nalibang na. Liba, nagawa mo na yung gagawin mo. Okay na, maglaro na ulit tayo. So yun, basta hindi sobrang tagal. Na yun na yung ginawa buong araw. Yes, okay. So ito, Mami Janice, bakit naman ba nag-agree na okay lang bigyan ng gadgets ang kids? Yes, kasi gadgets yan, naaaliw lang ako sa ibang mommies pag sinasabi na lagi nagbibigay ng advice, don't give gadgets, ganyan, kasi makaka-delay daw ng talk, ng speech nila, or kakaroon daw ng development. Yes, may mga pagbaga ng development. Parang ako, perfect ka, ma'am. Hindi masama
ang pagbibigay ng gadget, basta tama yung paggamit, di ba? So, yung yes, tool at yung gadget, ano siya, parang partner siya supposedly ng parents, no, to guide them. Tsaka, nakakatulong talaga siya to be creative, eh, yung mga bagets. As long as, yun nga, always supervise, at saka limit lang yung oras, no? Wag lang sila tama, hayaan. Na si Mommy Janelle. No? Ayan. Eto, panghuling statement natin ngayong umaga, no? My favorite ba si Mama sa mga kids? Totoo bang my favorite si Mama sa mga kids? Agree or disagree? Ayan, Mommy Janice, meron ka bang favorite? Yung totoo. Agree or disagree? Oo, disagree talaga. Okay, Mommy Janice, my favorite. Gusto kong maging favorite. Ayan. Mommy Janice, agree or disagree? Disagree. Okay, sige. Kay Mommy Janice, bakit tayo nag-disagree? Ano, kasi yung kids ko, isang boy, isang girl, no? So each child talaga, unique talaga sila. Personality nila, kung paano sila makipag-usap, yung behavior nila. No, as a mother, you have to understand them individually, no? Observe mo sila kung bakit sila ganun, yung ugali nila. At saka dapat talaga equal, ano, equal time, equal quality time and affection. Parang hindi okay na may favorite ka, lalo na't lumalaki sila. Medyo doon naman ang, I'm sure, hindi magiging maganda yung effect din sa paglaki nila. Ayan. So, Mommy Janelle, ikaw, bakit ka nag-disagree? Ako nag-disagree kasi syempre, I have twins, but they're identical twins. They look the same, but totally opposite yan. Ang personality nila is ibang-iba. So, yung isa, mahilig bag eto ha, talaga, yung interest ng isa magbasa, yung interest ng isa maglaro. So talagang, di ba, I mean, so ganung sitwasyon pala, di ba? Pero, hindi ko pwedeng iparinig na, their names pala are, ano, Faith and Hope. Sabihin ko, Hope, bakit si ate ganito, ganyan? I cannot say that kasi makaka-apekto talaga yun sa, kasi I cannot compare them. Hindi ko pwedeng sabihin yun kasi makaka-apekto yun sa palaki nila. Alam mo, ang dami nga nagtatanong sa akin, uy, alam mo, may, feeling ko may favorite ka or what? Alam mo, minsan kasi, eto ha, ay, gusto ko lang rin i-clarify, wala akong favorite, but, sa mga anak mo kasi, kilala mo yung mga anak mo eh. So, alam mo kung sino yung medyo weak sa ganito, medyo strong yung personality sa ganito, medyo alam mo kaya ganito, yung isa, alam mo hindi, ay, iba yung ano niya. So, ikaw, hindi sa may kinakampihan ka or may favorite ka, but alam mo lang, nararamdaman mo lang kasi kung kailan kanya kailangan sa sitwasyon na ganito. So, parang, wala kang favorite, but of course, you have to make sure na naibibigay mo equally yung needs nila. Kasi, syempre, magkaibang tao yan eh. So, talagang kailangan ibigay mo ng equal yung attention and do not compare them. Kasi, totoong maka-apekto to sa paglaki nila. So, yun. Yeah. So, maraming salamat din sa ating mga manonood ngayong umaga, no? Nag-participate din sila sa ating agree and disagree segment. So, ang galing-galing ng ating mga nanay at mga tatay na nanonood dyan ngayong umaga. No? So, eto, I'm sad to say, no, we have to end already the segment. No? Meron ba tayong final advice para sa ating mga moms out there na pwede nilang pulutin as lesson, no? Lalo na siguro sa mga expecting moms pa lang, no? Ano ba yung dapat nilang gawin or ano ba yung dapat nilang may expect para maging ready sila sa kanilang path to motherhood? So, ayan. Unahin muna natin si Mommy Janice. Okay. So, yun. Sa mga mommies at saka expecting mommies, no? Masaya at saka mahirap, no? Yung maging at the same time yung maging mommies, you have to learn how to enjoy the experience, no? Alam naman natin na minsan lang sila maging bata, no? Little kids na magugulo, maingay, makalat, no? Lalaki rin sila, tatanda sila. So, mamimiss mo yon, no? But at the same time, you have to take care of yourself as a mother.
relax and dapat refresh ka every day for your family, because your kids and your whole family is needs a happy and healthy mommy. Yeah. So that's it. Happy Mother's Day ulit sa inyo. Yeah. Mommy Janelle, ano naman po ba yung huling habili natin sa mga manonood natin ngayong umaga? Ako, siguro ano, for me, wala naman ready sa motherhood. Yun, laging pag nandiyan na, makakapa mo na lang yan. And huwag mong isipin pag nagkakamali ka, or minsan kasi may mga decision tayo na piling natin mali or hindi tama. Huwag mong iisipin na you're a bad mom. Kasi, alam mo, sa mata ng mga anak mo, you'll always be the best, di ba? And, ako talaga, for me, ito masasabi ko, love is spelled as time by our kids. So, spend your time wisely, properly with your children, kasi minsan lang, tama yung sabi ni Mami Janice, ano, minsan lang sila maging bata. So, yung ibigay natin, yung care and pag-aalaga sa kanila na dapat talaga nilang maramdaman, and let them enjoy their pagkabata. And at the same time, kailangan alagaan mo rin yung sarili mo. You also have to be strong. And lalo na ngayon na may pandemic, Kaiser, ano, I just wanna say this, ano, na pangalagaan mo ang mental health mo, because nowadays, it's really, really important. At nakalimutan ko nga, gusto ko to i-mention na ang hirap ng pandemic ito, matitest ka talaga. If you're experiencing, kasi ako, to be honest, na-experience ko to this January, na parang nalulungkot ako, hindi ko alam. But you know what? You have to let it out. Share mo yan sa husband mo. And huwag mong hayaan na kainin ka nung takot na yon, na hindi mo na maaalagaan yung mga anak mo ng maayos. So, share it. Sabi mo sa pamilya mo yung nararamdaman mo. Kasi pag tinago mo yan, lalo kang apektuhan. So, ayan. Yun yung masasabi ko, parang basta pangalagaan mo yung sarili mo. And it's really important to have a strong immune system. Kaya dapat take your vitamins wisely, Mami Sa. Kasi kailangan natin maging malakas para sa mga anak natin. Okay? Ayan. And speaking about that, healthy mommy, healthy family. Meron tayong virus protection pack ng RightMed na available sa MedAccess. So ang MedAccess is ang free pabili service. Visit only MedAccess pabili on their FB page. Message them at pwede tayong magpabili without even going out of our houses. So ayan, muli maraming salamat Mommy Janice and Mommy Janelle. Maraming salamat ulit sa pagsuporta sa lahat ng mga nakatutok sa Tuesdays with RightMed every Tuesday, huwag kalimutang manood ulit next week at 10 a.m. para naman sa ibang topic natin kasama ang isang guest doctor. So, and maraming salamat sa lahat at maraming salamat sa lahat at magandang umaga. Thank you. Happy Mother's Day again.